Hi guys, I'm Lordi Varagatos from BC1A and welcome to my vlog. Ngayong araw, nandito tayo ngayon para sagutin ang isang tanong. How does globalization affect me as a student? So paano nga ba naapektuhan ng globalization ang isang kagaya kong estudyante? Bago natin sagutin ang tanong na yan, alamin muna natin kung ano ang globalization. So ayon kay Google, globalization is a global process or development of human and non-human activities. The growing interdependence of the world's economies, cultures, politics, and population. Brought by cross-border trades and services, technology, flows of investments, people, and information. So sa madaling salita, ito yung patuloy-tuloy na pagbabago ng mundo sa kahit anong aspeto. Mapatao man yan na aktibidad o hindi, politics, population, services, technology, at kung ano-ano pa man. Why is globalization important? Bakit nga ba importante ang globalization? Siyempre, globalization allows companies to find lower cost ways to produce their product. Example sa Pilipinas, kukuha ng products ng isang company sa ibang bansa ng mas mababang price para ibenta dito sa Pilipinas. At ano nagagawa nun? Nagbibigay siya ng more jobs opportunities para sa ating mga Pilipino at natutulungan niya yung mga Pilipino na tipid ng pera kasi mas mababa mo siya mabibili. Bumili ka man sa ibang bansa, mas siyempre mahal. So, dahil sa globalization, mas napapababa niya yung price ng bawat product na makikita, no, na pwede natin bilhin. Siyempre, dahil kumukuha ng produkto yung bawat company sa iba't ibang masa, gumagawa ito ng larger opportunities and variety of choices para sa ating mga consumer, para sa ating mga bumibili. Siyempre, it also widens the global competition which drives down the price. So, yun ang pinakamaganda dun sa globalization. Napapababa niya yung mga presyo ng produkto. At siyempre, okay yun sa ating mga bumibili kasi mas makakatipid tayo dahil sa ganun. Merong apat na aspeto ng globalization at sasagutin ko to bilang estudyante, sa point of view ng estudyante. Dito natin sasagutin ang tanong na, paano nga ba nakaka-apekto ang globalization sa ating mga estudyante? Unang-unang aspeto ng globalization ay ethnoscapes, global process or development about culture or religion. Paano naapektuhan ng ethnoscapes ang estudyante? Unang-una, kultura. Nakaka-adapt ang mga estudyante, gaya namin mga teenagers, sa makabagong panahon ngayon. Dahil sa globalization, naapektuhan yung kultura ng Pilipinas. At dahil dun, nakaka-adapt yung mga estudyante, katulad ko na Pilipino. So kung ano yung uso, kung ano yung trend na bawat ngayon. Naapektuhan din niya yung religion. So, yung pananaw ng bawat estudyante sa religion, naapektuhan ng kultura kung nababago yun kasi dahil sa globalization, nagbibigay ng bagong impormasyon, ng bagong paniniwala sa aming mga estudyante. Media skills, parang ito'y pinaka-una or pinaka-nakaka-apekto lalo sa aming mga estudyante. Global process development about giving and disseminating information, especially in social media. Alam nyo naman na kaming mga teenager, sobrang babad namin sa social media. Dahil yun na yung times namin eh, tinatawag nga kami Generation Z. Kasi, it's all about technology. Kaming mga estudyante ngayon is technology na yung parang nagiging buhay namin sa araw-araw. Hindi na tulad dati na kahit wala kang technology or gadgets na hawak, kaya mo tapusin yung isang buong araw. Pero ngayon parang malabo na parang hindi namin kaya yan. So, paano nga ba naapektuhan nun kaming mga estudyante? Naapektuhan niya dun dahil sa araw-araw na pagbabago ng social media. Lahat ng news, lahat ng information na nababasa or nasasagap namin mga estudyante, naapektuhan yung paniniwala namin. Una-una, fake news. Babasa kami sa social media, makakita kami ng Facebook, syempre paniniwala namin siya, hindi namin alam na fake news. So, maapektuhan yung estudyante na yung paniniwala niya, maliliko. Parang mamamali dahil naniniwala siya sa fake news at dahil yun sa media. Finances escapes. Ang pangatlong aspeto ng globalization. Global process or development about financial status, economy, management of nation, and or states. Ito, sa financial naman ang usapan,
kaming mga estudyante, hindi naman kami ganun kalaki yung hawak na pera namin. Pero dahil sa globalization, nagbabago yung pananaw namin kung dapat ba namin ipunin to, dapat ba namin bilhin, dapat ba na magplano na ako, mag-save ng goal para sa future, ganun, sa economy, makakatulong ba to sa akin kung bibilhin kong isang bagay na to. At dahil sa globalization, naapektuhan yung point of view naming mga estudyante. Siyempre, nag-trend yung isang bagay, bibili na. Pero dapat nga ba nabili namin yan? Yun yung kahalagahan ng globalization. Tuturo niya sa'yo kung ano yung mahalaga at hindi dapat mahalaga. Lalo na sa financial, sa economy. Paano mag-manage ng sarili mong pera. Maapektuhan yun dahil sa globalization. At panghuli, technoscapes. Global process or development about the technology or technological advancement. Paano nga ba naapektuhan ng technology yung kabataan? Siyempre, kami yung pinakamaapektuhan dahil nabunat kami sa technology pagsilang pa lang. So, pag nagbago yung technology, kailangan namin mag-adapt or kailangan makiuso dahil kailangan namin yun gamitin kung para naman yun sa ikabubuti namin. Kung nawala yung isa, example, cellphone, naglabas ng bagong brand ng iPhone, siyempre may intrigue kaming mga kabataan, siyempre maingit kami sa mga taong meron na nun at bumili. Na bumili din kami. What is sa technological advancement? Meron na cellphone na hologram. Sinong pinakamakikinabang nun? Siyempre kaming mga kabataan, kaming mga estudyante, pwedeng gamitin yun sa pang-araw-araw, sa pag-aaral. At syempre, meron na ngayon the technology, e-book. Di na tulad dati na kailangan magbasa ng libro. Ngayon, isang tap mo lang at kung ano yung gusto mong i-search sa libro, sa kahit anong libro, may kita mo na. Ganun ka-importante yung globalization. Napapadali niya yung buhay mo sa araw-araw. Pero syempre, may disadvantage din naman yung globalization. Unang-una, sa aspect ng technoscapes, technology. Napapadali nga niya yung araw-araw na buhay ng tao. Pero, mas nagiging tamad ang mga tao dahil, ay kaya naman ang gawin ng technology to, ba't gagawin ko pa? Ganun yung parang nagiging mindset natin, pinagay sa kultura. Dati, pag nakita ng matanda yung mga bata, nagbe-bless. Ngayon, pag nakita yung mga matanda, hindi na sila nagbe-bless kasi naapektuhan na yung culture ng Pilipino. No? Naapektuhan siya ng kultura ng ibang lugar papunta sa Pilipinas. Kaya malaking ang epekto ng globalization sa aming estudyante kasi doon nakadepende kung paano kami a-action, paano yung future namin, doon nakadepende kung paano yung sa future, paano yung magiging character namin, paano yung magiging kahatnan namin. So, yan. Sana nasagot ko yung tanong. Paalala lang para sa akin, gaano man kadami or kadalas magpalit, magbago ang mundo. Huwag kang magbabago sa sarili mo. Just be yourself. And thank you for watching. I'm Lordi from BSC 1A. Thank you. Bye.